Yo! Another day, sabi ko nga, another work. Office muna kanina umaga. Tapos, ngayon, may alarm. Kami ulit. Sa'yo na yung susi ko, ha? Transport naman, transport. So, kailangan nating mag-vlog. Wala na akong content. Vlog natin yun, ha? Microwave, antenna, fine-tuning. Balik ulit tayo sa bundok ng Cabuyao. Yeah. Kita nyo, ayun, ang gagalawin natin ay either ito or ito. Yan ay isang Abiat WTM. So titignan natin kung paano nga ba mag fine tune at mag align ng isang microwave antenna. Ano nga ba yung kaibahan ng full fine tune, full microwave alignment, tapos yung microwave fine tuning. Let's go. Yo, yan. Bago umakyat, ito ba? Makikita nyo to, itong malaking microwave antenna na to. Yung bilog, yun yung radome. Tapos, itong sabi ko nga, mga nauna kong vlog, ito yung mga outdoor unit ng microwave. Yung mga puti, yan. Tapos, itong mga side strut. Itong mga side strut, ito yung unang i-release para makapag-align ka. Total alignment or fine tuning, i-release talaga itong mga to. Tapos yung mga U-bolt na nakadikit dito. Saan ba? Yan. Nakadikit dyan. Diba? Gulo. Yan. Yung U-bolt makahawak sa body ng radome. Yan yung mga nare-release pag sa fine-tuning. Pag-akyat, closer look tayo. Yun, nakarating na tayo sa workstation for the day ngayon. Dito tayo ulit sa bundok ng Cabuyao. Kita nyo? Kaya maganda magtrabaho dito dahil mahamog. Back to work. Ulit, ito yung sinasabi ko na rod. Tapos yung flex wave guide nya, papunta sa outdoor unit. Which is ito. Isa itong WTM. Based sa experience ko, mga microwave, meron tayong Huawei, meron tayong Abiat. Sa Abiat, meron tayong CTR, meron tayong WTM. This time, pag ganito, isa itong WTM. Pagkukuha ng receive level via multi-tester, dito ka tutusok. Tutusok ka sa dalawang butas niya. Yan. Tapos ito na yung mga CPR, IF cable niya pababa. Yan. I-align natin. Unang gagawin sa alignment, syempre, check mo muna yung receive level kung ilan siya ngayon. Tapos, side struts yung binanggit ko kanina. Mag-release. Pag fine-tuning, saan ba? Pag fine-tuning, ito yung ginagamit. Ito. Itong part na to. Para mag-fine-tune. Ng left and right to. Meron din yung sa ito. Sa elevation niya. Ito yung ginagamit na pang fine-tune. Yan. Tapos, pagka na-release mo yung mga struts, i-release mo ngayon yung mga U-bolts na nakakabit sa bracket. Yan. Tapos, pag na-release mo na yan, konti-konti lang, huwag bigla. Basta makagalaw, may freedom na makagalaw. Yan. Start natin. Salpakan natin ng multi-tester. Ito, yung Abiat na WTM, meron siyang terminal. Pwede mo itusok dyan yung tester mo. Yan. Tapos, pindituin mo na isang beses yung kulay blue, lalabas na yung voltahe. Pag Abiat na WTM, kung ano yung basa mo sa multi-tester, yun yung receive level niya. Parang yan, 0.2. So, ibig sabihin yan, 0.2 to 0.3, naglalaro yan sa mga 30 na RSL. Yan.
Tapos pag yung W, pag yung abiat naman na CTR, inversely proportional naman sila. Mas mataas na voltahe, mas mababang reading. Ha. Ganun din. Pag mababa, mas mataas na voltahe, mababang receive level. Pag mababang voltahe, mataas na receive. Pero pag bumunta ka naman sa isang Huawei na RTN na microwave, yun, mas mataas na voltahe, mas mataas na receive level, mas maganda. So, try na natin magluwag ng mga struts. Yan, yung multi-tester. 3, 4, 5.3. Ibig sabihin, 34 yung RSL nyan. So, kailangan nating papangitin. Or pagandahin. Pag imamatch sila dun sa isang microwave. So, let's start. Kanina pa ako, let's start. Ta. Work na talaga. Totoo na to. Biglang uminit. Yan. Nag-start na sila na mag-release ng strut. Strut si Sir Cairo. Tapos si Kuya Ranji, siya yung mag-release dun sa U-bolt. Lagot na naman tayo sa safety. Wala ka na naman helmet, Sir Cairo. Bili ka na sa bonus mo. Dami ka naman pera. Kuya Ranji, okay ka lang dyan. Ayan. O, diba? Enjoy nila yung trabaho. Mas lilipat ako sa mainit na lugar. Alam ko anong tawag nila dito, pero ito yung magpa-fine tune. Fine tuning, ibig sabihin, sobrang minimal ng galaw na hindi mo makikita sa visible eye. Yan. Hihilain niya left-right yung buong radome, itong buong microwave. Compared kay fully pan na sobrang luwag ng mga U-bolt, sobrang luwag ng mga side strut, pwede mong galawin mismo yung buong radome mismo. Yun yung kaibahan nila. Fine tune lang kasi nga, pasok naman sa magandang receive level to. 35. Pasok pa yon. Maganda pa rin ang transport nun as yung telecom. So, fine tune lang tayo. Umpisa natin to. Left-right. Left-right. Ang left-right ay azimuth ang tawag dun. Yan. Yan. Si Sir Kai nga ang gagalaw dyan. Yan. Tapos si Kuya Ranji, support. Tagluwag ng bolts. Ako, taga-monitor, syempre. Wala tayong gagawin. Feeling boss. Pag azimuth yung ina-adjust, yun nga yung sabi ko, yung U-bolt yung paluluwagan plus yung side strut. Pero kung elevation naman na, ang luluwagan yun na, eto, yung bolt dun, na nakahawak sa antenna, luwag lang. Luwag konti. Tapos ito na yung fine tuning niya naman. And let's do the elevation works. From 37 kami kanina, sa left and right, ang receive level na namin ngayon is 33.1. So, 4 dB na improvement. Okay na yon. Try pa rin natin pagandahin. Kasi kailangan i-consider yung receive level ng near end tapos yung far end. Yung sa far end niya nasa 31 na daw. So konti na lang, try natin elevation. Elevation. Adjust na to. Yan. Dahan-dahan niyang hinahatak yung buong radome. Ito yung fine tuning ng elevation. Yan o, naka tatlong ikot na tayo. And wala pa rin impact sa reading natin. So tuloy-tuloy lang to. Yan yung fine tune. Sobrang minimal nung galaw ng radome. Ginagawa to pag napag mismong na-align nyo na yung dalawang side. Yan. Try natin. Continue working. Ayun na nga. Hindi na rin namin siya... Ay, napababa pa namin yung 37, naging 31.9 sa monitoring. Pero pag naglalak na kami, nagta-32 na siya. Asan ba?
Makita. Ayan, 32. So far, good read na yan ng RSL. So, syempre, as usual practice, kung ano yung niluwagan mo kanina, yun yung ihigpitan mo ngayon. Good job, Kuya Ranji. Asan na si Sir Cairo? Walang helmet eh. Kaya dapat hindi siya bida. Asan to ba? Ayan, may helmet naman. Yung may wagang sombrero namin. Sir Cairo, Kuya Ranji. So, yun lang yung fine tuning. Pag full pan, nagagalaw mo yung buong radome. Pag fine tune, very minimal yung galaw. Pag nakikita mo sa boltahe yun, sobrang liit. Tapos, yun lang muna sa ngayon. Panoodin nyo na lang yung ibang vlog tungkol sa microwave. Like, share, and subscribe. Ka-Tore PH.